Good day guys and mga back ulit sa ating channel. Ito yung part 2 ng ating motor na binaklas, Honda XR125. Wow! At napalitan na natin siya ng set ng connecting rod. So nakita mo lang guys, nakabaklas na siya. At ang connecting rod ay napakamura lang po, no? Hindi siya umabot ng mga 1,000 lang. Dala na rin is walang budget si boss. Sound check muna tayo guys sa bago nating connecting rod. So yun guys, okay na rin. Pati na rin ang kanyang side play. Aux na rin, maliit na ang kanyang side pin, normal lang yan kapag bagong connecting rod. At aux na rin ang kanyang tunog guys, di nakatulad ng una na napakalaki po ang tunog. Pero may problema tayo, inalik natin ang kanyang side bearing, dala na rin, walang budget si bossing guys. At ang importante is yung connecting rod na lang ang mapalitan natin. Okay. Nilit ko lang si bossing na palitan talaga ng connecting rod guys. Ang budget naman talaga is yung black set lang. Yun lang talaga importante kasi gas-gas na nga ang kanyang piston at marami pang carbon na nakapatong sa kanyang piston. So importante guys ay bago ang kanyang connecting rod. So pag may budget na si bossing, saka natin papalitan ng bagong side bearing. So ito yung brand ng ating connecting rod guys. Yan. Sa kanyang connecting rod, wala tayong nakita ang gas-gas na malaki o yung dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ingay. Kaya lang sa tunog dala na rin is malaki ang kanyang side play o clearance ng kanyang pin at saka crank at saka connecting rod. Yun ang nagbibigay ingay guys sa kanyang makina. So kita naman, di ba? Ang laki na ng kanyang side play. Dala na rin sa katandaan ng kanyang makina. So mahigit 14 years na rin ang kanyang makina. So hindi na talaga siya palitan ng bagong set na connecting rod. So hugasan natin ang kanyang makina guys, saka natin i-assemble maya-maya. Ayos. So ito na guys, tapos nang malinis natin ang dalawang crankies. Next natin gawin ay i-assemble natin ang kanyang crankshaft. Medyo may kaikbitan po ang kanyang left side o right side na bahagi ng kanyang crankies. Ang gawin natin is kailangan natin bagahin ang kanyang makina gamit ang ating butin. Okay. Para mapabilis ang pagpasok ng ating side bearing. So yun po ang pinakamabilis na paraan guys. Para mabilis makapasok ang ating side bearing at maiiwasan natin ma-disalign ng ating crankshaft assembly. Kasi kapag hindi natin binaga yan at gagawin natin is pinupok-pok-pok lang natin ng crankshaft, may posible na ito magilid ang ating crankshaft at mapiktuhan ang balanse ng ating crankshaft assembly. So marami na po ang gumagawa ng ganitong diskarte guys. Halos lahat ng mga mekaniko gumagawa ng ganitong diskarte. So yun, baga natin, napainit na natin ang ating crankies. Pwede natin ilagay ang ating crankshaft. So, lagyan mo natin ng counting oil guys para mabilis ang pag-shoot ng ating side bearing. So, yun. Pasok na natin. So, once pag napasok na natin ang ating crankshaft guys, ay ikot-ikotin natin ang ating crankshaft. So, makita natin na maganda ang kanyang paggulong sa loob ng ating makina. So, mas may ilagyan din natin ng oil ang ating connecting rod guys nung sa loob. Kasi matagal pa po makapasok ang oil o makapenetrate sa ating crank pin. Lagyan natin ng oil guys. Nga, iskarat na yung mga malupitan natin. Okay. So yan, okay naman yung ikot niya. At yun naman wagol or pagayang-wiwang. So next natin gawin guys ay maglalagay na tayo ng gasket o liquid gasket sa ating crankies. Since okay na ang ikot ng ating crankshaft sa ating makina. So ang bayad pala o labor ng pagpapris o papalit ng connecting rod sa machine shop ay 350 pesos po ang pagpalit ng connecting rod. So maglalagay na tayo ng gasket oil. Ito yung bagong ginagay ko guys. Dati gumagamit ako ng liquid gasket. Ngayon ang ginagamit ko naman ay gasket oil. Kaya bilisan na natin ang paglagay ng ating liquid gasket o gasket oil. Let's go! Sa parang ito guys, ay pinakita ko sa inyo ang step by step na pag-assemble ng ating makina. Nung una, so yung part 1 natin ay hindi ko pinakita sa inyo kung paano ko binaklas. Doon ko na pinakita o pinarinig sa inyo ang tunog ng kanyang crankshaft. Sa part nito guys ay full video ito at step by step ang pag-assemble natin ng ating makina. Mas maigi ginawa ko ito para
Masubaybay niya talaga kung paano natin i-assemble at buuin ang ating makina. Medyo may kabahan ng kahabaan ng video nito guys. Ang importante is may natutunan kayo sa ginawa natin o i-upload natin ang video nito. Ito yung full video na part 2 natin. From the start until mapaandar natin ang ating makina. Siyempre, kung may katanong kayo kahit hindi related sa ginawa kong video, maaari kayo mag-iwan ng comment. Diba? At kung sa tingin mong video nito ay malaking tulong sa pagresolba sa problema ninyong motor, ay siyempre huwag kalimutan mag-like at subscribe sa ating YouTube channel at pakipalo na rin sa ating Facebook page. Maraming salamat. So, siyempre, lagyan natin ng oil ang ating transmission, guys, para mas maganda ang pag-ikot ng bawat gearings natin. At siyempre, lagyan din natin ng oil ang ating papasukan ng ating side bearing. Itong part nito sa left side na bahagi ng ating crankcase, guys, ay hindi na natin kailangan pang bagahin, no? Kasi right side na bahagi ng crankcase, yun ang may matigas na parte na kalalagyan. Okay. Kalalagyan o nilalagyan ng ating side bearing. So, pwede natin ilagay ang isang crankcase, guys. Kasi tapos natin malagyan ng gasket oil bawat crankcase. Kung makalimutan, guys, ay shoutout nga pala sa lahat na nagpa-shoutout dyan, mga solid supporters ko at lagi nanood at nag-iwan ng mga comment bawat upload natin. Ariel Ong, Willie Asas, Next Lusada, Jano Aquino, at si RD Works Ideas, Derlay Baksagan, Brent Baksan Ribilo, si Boss Erwin Ramos, lahat ng aking mga silent viewers, mapa-Facebook at mapa-YouTube. Wow! Maraming salamat po sa walang pagsawang pagsuporta at panonood. God bless sa inyo. Yahoo! So, ikabit na natin lahat ng mga bolt na tinanggal natin, guys. Nasa mga 10 bolt yan. Kaya, bilisan natin. Advice ka lang, guys, no, kapag naghihigpit tayo ng mga bolt sa ating crankcase ay huwag muna natin higpitan agad lahat. Unti-untiin lang natin, no, tapos lagyan natin ng oil ang ating side bearing kasi may pagkakataon na hindi ikot ang ating crankshaft. So kapag naghihigpit kayo ng dalawang bolt, dapat iikot-ikotin nyo ang crankshaft hanggang hindi ito nagkaroon ng paghigpit ang kanyang ikot. So napaka-smooth ang ikot po ng crankshaft dapat natin. Kapag nahigpitan natin lahat ng mga bolt sa ating crankcase, dapat smooth ang pag-ikot ng ating crankshaft kapag matapos na natin mahigpitan lahat ng mga bolt sa ating crankcase. So next step is i-assemble natin ang ating nabiling bagong cylinder block set. So sa kanyang set is meron tayong makitang piston ring, isang piston pin, isang piston at isang bagong cylinder block. Ito po ay standard na cylinder block kaysa at hindi ito kargado. So ito ay mura lang, no, sa mga 1-2 plus. Pero kapag sa mga online ka bumili is hindi ito aabot ng mga 1,000, guys. Pero kapag sa bayan mo lang ito binili, aabot ito ng mga 1,300 to 1,500. Mura na yung mga nasa mga 1,200 na presyo. So since maliit lang budget ni Bossing, guys, kaya ito lang nakayanan niya sa kanyang bulsa. Ang kanyang replacement na cylinder block. At advice ko naman sa kanya, kung meron siyang budget, ay kailangan bumili siya ng original na pisa, no? Ang original na pisa ng cylinder block ay nasa mga 2-4 plus. At ang original na pisa ng piston ring at saka piston is nasa mga 1-5. So, abot din ng mga 4,000 plus, guys, ang isang set. Pero itong nabili natin ay mura lang. So, sa piston natin is kapag meron kayong makitang IN, ibig sabihin intake yan. Ibig sabihin, ang position ng ating piston ay nasa itaas. Ang letter na IN na yan. So kapag wala kayo nakitang IN, dot lang nakita nyo o arrow, nasa exhaust position po ang ating piston. So lagi kong inuulit yan, every time tayo na nag-upload, nire-remind ko kayo, guys, lalo lang sa mga baguhan pa lang at ngayon lang nag-DIY para maplanong magbaklas ng kanilang makina. Sa ating piston ring, meron tayong makikitang sa ating piston set pala o piston ring set, 5 po ang ating klaseng piston ring. 2 compression ring, 2 oil ring, at 1 oil expander.
Kapag tayo nag-assemble, unahin natin i-assemble ang kanyang oil expander ring, yung parang kulubot na ring. Tapos dalawang oil ring, yung manipis na ring sa ibaba at saka sa ibabaw. So nangyari, parang pinapalaman natin yung kulubot na ring o expander ring sa dalawang manipis na ring. So ganun lang po ang paraan, guys, kung paano natin i-assemble yung dalawang manipis na ring natin. So yung mga matagal na sa ating channel at laging nakasubaybay, alam na nila kung paano yan i-assemble natin. Pero bibigyan pa rin natin ng oras yan, guys, kahit pabalik-balik ang ating pag-upload. Kasi mayroong mga bago pa lang nakasubscribe. So need nila itong makita at dagdag kalaman na rin kung paano natin i-assemble ang ating piston ring set sa ating piston. So sa ating piston ring in gap, guys, huwag niyong kalimutan na may interval po o may distansya ang ating mga gap ng ating piston ring. Dapat may distansya yan para hindi tatagas ang oil na galing sa ating makina. So sa ating compression ring, guys, meron kayong makitang litra, no? So nasa ibabaw na position yan ang ating piston ring. Kapag meron kayong nakitang litra o number. So sa ating piston ring, meron kayong makitang kulay puti at saka itim. Yung nakaugalian kong i-assemble yung piston ring, yung first compression ring natin is kulay itim. At ang top compression naman ring is kulay puti. So depende na rin sa inyo, guys, kahit balik na rin pwede, no? Pero yung nakasaya natin is kulay itim talaga yung first compression ring natin. At saka kulay puti naman ang ating top compression ring. So ganun lang po kadali kung paano i-assemble yung piston ring set sa ating piston. So since tapos na natin siyang i-assemble, guys, dagdag tips ko lang, no, yung dapat yung compression ring natin is nasa ibabaw yung buka at ang isa naman ay nasa ilalim. Kasi po ang piston ring ay unti-unti ang iikot sa loob ng ating liner katagalan. Mas maigi, mayroon silang distansya para hindi basta-basta tatagas yung oil sa loob ng ating makina. So huwag natin kalimutan ilagay ang ating piston lock. So dalawa po ang ating piston lock. Ito yung pinaka-importante, guys, no, na huwag natin kalimutan ilagay ang dalawang piston lock na yan. Kasi once na nakalimutan natin kahit isa na piston lock sa ating piston pin, unti-unting gagalaw ang ating piston pin at aarya yan at didikit sa ating liner. Masisira ang ating liner at magkaroon pa ito ng loss of compression. Ito yung dahilan kung bakit magkaroon ng hard start ang ating motor. Once ito ay nagkaroon ng loss of compression. May nang nangyari sa ganitong scenario, guys, mga ibang shop, nakalimutan na lang ilagay yung isang piston lock. Dala na rin sa sobrang pagmamadali at busy. Ang nangyari is nagkaroon ng problema ang liner. Nagkaroon ng malaking gasgas. Resulta, nagkaroon ng loss of compression o blow by. Ito yung mga dahilan kung bakit nagkaroon ng usok sa ating mga breather hose. So ilagay muna natin ang ating piston pin sa ating connecting rod. Check lang muna natin kung ito ba hindi maluwag o sakto lang. So ox naman siya, guys. Pwede natin ikabit ang ating piston pin sa ating piston. So lagyan muna natin ng counting oil para mapabilis ang pagpasok ng ating piston pin sa loob ng ating piston. So inuna muna natin inasimbol ang block, guys, no, at saka cylinder head. Pagkatapos natin, saka natin i-assemble yung, pinakahuli yung i-assemble natin, yung clutch natin. Sino na kung i-assemble yung block at saka head. So lagyan natin ng oil ang kanyang connecting rod. So pwede na natin lagay ang kanyang piston. Basahin ulit ko lang, guys, yung ring in gap natin is hindi magkatabi dapat, ha. So repasok na natin ang piston pin, saka natin lagay ang isang piston lock. So nilagyan ko talaga ng basahan ang bunganga ng makina, guys, para iwas in case nalilipad ang lock natin, no, at hindi papasok sa loob ng ating makina. Kahit matagal lang tayo sa ganitong trabaho, guys, ang importante is sure bull tayo at hindi madisgrasya ang ating trabaho. So nakabit na natin ang ating piston. So check lang natin yung mga rings kung hindi ba ito tumalon. So next natin gawin is ilagay na natin ang gasket. So sa kanyang set na cylinder block, guys, set na binili natin is meron siyang kasamang gasket, base gasket at saka top gasket. So gagamitin natin ang dalawang yan since wala namang
wala tayong nakitang original na gasket. So yan muna natin gagamitin for the meantime. So ilagay natin ang kanyang base gasket. Yun, nilagay na natin. Next is lagyan natin ng oil ang ibabaw ng ating piston. Piston rings, lagyan natin ng mga oil para mabilis ang pagpasok natin sa loob ng cylinder block. At syempre ang connecting rod, lagyan din natin ng oil. At itong bore natin guys, lagyan din natin ng oil. Para smooth ang pagpasok ng ating piston sa loob ng ating liner. So saka natin ilagay na ang kanyang block. Kaya natin pinalitan ng bagong block ang kanyang motor kasi nga is nasa mga rebore 75 na ang kanyang original na block guys. At nagagalitan na muna si Bossing dahil malakas na rin ang consumption ng gasolina ng kanyang motor. So nag-decide siya na i-back to standard na lang. At bumili tayo ng class A o replacement na cylinder block na standard. Kasi nag-canvas na rin si Bossing sa ibang mga shop. At nagtanong-tanong na rin siya sa mga ibang mekaniko kung magkano daw ang block set na original is nasa mga 4K plus. At hindi siya nagkamali. At hindi natin nagkamali guys sa suspicion na ganun talaga ang presyo ng mga original na cylinder block. Kaya lang si Bossing sa atin lumapit at tayo nanalo sa bidding. Ayun nga, sinabi ko sa kanya na sa mga 4K plus ang mga presyuhan ng mga ganong price ng mga genuine parts. So ito yung mura lang guys, sa mga 1 to plus lang, 1 till plus lang ating set na cylinder block. So nakabit na natin ang kanyang block guys, need na natin itap ang kanyang piston. So kapag nagtap tayo ng, nagkabit tayo ng block guys, dapat naka-auto tap talaga ang ating piston para mabilis makuha natin yung timing mark ng kanyang makina. So, ganyan po ang mga diskarte yung mga malupit natin. So, punasan natin yung kaunti, yung mga sobrang oil na nilagay natin. So, medyo nagabihan tayo guys, no? Hapon na. Continue pa rin ang ating pag-assembol. So, next natin ilagay ang kanyang chain guide. Tanggalin natin ang stopper ng chain guide sa ibabaw na bahagi ng kanyang makina. Since nakabit na natin yung isang chain guide sa ibabang bahagi. So, yan, meron siyang stopper guys. So, higpitan natin ng kaunti. Huwag sobra pa, hindi maputol yung bolt. So, next ilagay natin ay ang kanyang timing chain. Sa kanyang timing chain, guys, meron na siyang stopper, no? Yung parang maliit na planchet. Sa likod ng kanyang planchet is meron siyang maliit na spring. Yun ang dapat niyong bantayan na hindi mahulog yung maliit na spring na yun. Itong timing chain ni Bossing guys ay may problema na rin, no? Medyo may pagkalawlaw na rin siya. At sinabi ko na rin sa kanya, kapag mayroon na siyang budget, hindi na talaga palitan ang kanyang timing chain. Kasi problemada na rin ito. At nag-iingay na rin ito ng konti. So sinabi ko muna sa kanya guys kasi wala na talaga siyang budget. Sapat lang ang kanyang budget guys. Tapos sa mga 4K plus ng gasto ni Bossing guys, no, libur at saka materials na yan. Dala na yan sa connecting rod, bayad sa machine shop, pagpapris, tapos libur sa mekaniko, gasket, oil. Lahat po yan sa mga 4K plus po ang gastos ni Bossing. So nalagay na ang kanyang timing chain, higpitan natin ang kanyang stopper. So yan guys. Next natin ilagay ang kanyang cylinder head gasket. Pagkatapos ng cylinder head gasket, next naman ilagay ang kanyang cylinder head. Itong cylinder head niya guys ay ginrain natin yan ha at pinalitan ko na rin ang ninarin niya ng bagong valve seal. Hindi ko muna mapakita sa inyo ang paggrain ng balbula. Ang importante is na palitan natin siya ng valve seal. Medyo may kahabaan na rin ang ating video guys kapag pinakita ko pa sa inyo kung paano natin ginrain ang balbula. So, every time tayo nagtatap overhaul, lagi kong pinapakita sa inyo ang paggrain ng balbula. Ang importante is, napalitan natin siya ng valve seal. Yan ang pinaka-importante guys. Compulsory talaga kapag tayo nagtatap overhaul, magkapalit talaga tayo ng valve seal.
So next natin ilagay guys, apat na washer since yung isang stud bolt is naka-fix na yung washer guys. Yung bronze washer is nakapabor yan sa right side na bahagi sa ibaba. Yung kung saan nakapabor yung passage ng oil natin ang galing sa ating oil pump sa ating makina. Doon natin ilagay yung tanso o bronze na washer. Isa lang po ang bronze washer guys sa apat na washer na nakalagay sa ating cylinder head. Tulad ng nakagawian natin, ang paghigpit natin ng apat na nut na yan is iki sa hindi magkatabi. Okay. Ang purpose nun guys is para magkaroon ng tamang lapat ang ating cylinder head gasket at saka base gasket. Yun ang pinaka-importante kapag tayo naghihigpit ng apat na nut sa ating cylinder head. Huwag natin kalimutan yung dalawang stud bolt sa tagiliran ng cylinder block, higpitan din natin guys. Para hindi magkaroon ng leaking sa ating gasket. So next natin ilagay is ang kanyang stick bearing sa kanyang crankshaft. Tapos ang kanyang starter sprocket. Tapos ang kanyang magneto. Tapos ang sprocket ng ating starter gear. Tapos ang kanyang pin at saka washer. So yan, para mas intro siya guys, no? Medyo tumagilid. Kasi nga is, medyo nagabihan na rin tayo na pag-assemble ng makina. So, okay naman ang kanyang ikot. Next natin gawin is ilagay natin ang washer ng magneto, tapos ang kanyang nut. Kamayin man natin ang paglagay ng nut guys para iwas loose thread sa kanyang crankshaft o sigunyal. Saka tayo gamit ng pneumatic air gun. So yan, tapos na natin sa magpitan. Ilagay na natin ang dalawang dowel na kanyang crankcase. Tapos ang kanyang gasket. So tapos ang kanyang stator assembly o kanyang crankcase. Crankshell. Tapos lahat ng mga bolt na tinanggal natin, ilagay na natin guys. Kaya bilisan na natin. Nangalahati na tayo guys at maliit na lang kulang. Makompleto na natin ang pag-assemble ng kanyang makina. Kaya okay, Pagbubukas na natin ito guys kasi medyo madilim na. No? Matagalan lang tayo sa paglilinis ng kanyang makina kasi napakadami po ng kanyang makina guys. Mahigit mga dalang oras ko rin nilinis ang kanyang makina. Pati na ang kanyang cylinder head. Kita nyo naman nung part 1 kung gaano kadumi yung kanyang cylinder head at saka kanyang buong makina. So ito na lang guys, no, ang kanyang timing, kanyang camshaft sprocket, ikakabit natin yan bukas, pati ang kanyang timing mark. So yan na lang kulang, yan, medyo nagabihan na rin tayo. Ayos. The next day. So ito na guys, yung palang araw natin pag-assemble ng kanyang makina. Sa part na ito, tuturo ko sa inyo guys kung paano i-timing ang kanyang timing mark at the same time ang kanyang camshaft sprocket kung paano natin siya ilagay. So syempre naka-auto top ng ating piston. Hanapin natin ang yung letter T o timing mark niya sa ating magneto. So kapag nakita na natin yung timing mark ng kanyang magneto, automatic naka-top na ang ating piston guys. So mabilis na ating pag-access sa kanyang timing mark o pag-assemble ng kanyang camshaft sprocket. So iset mo natin guys para ipasilip ko sa inyo kung anong itsura ng timing mark ng ating magneto. So meron kayong makikita ang letter T dyan. Dalawa lang yan, letter T at saka letter F. So yung letter T yun ang timing mark ng ating top dead center ng ating piston. At yung letter F naman is parang firing letter F. So sa letter T tayo guys kasi yan po ang timing mark niya. O okay. Kanyang top dead center.
So, nakuha na natin ang kanyang letter T sa kanyang magneto. Next is ang kanyang camshaft sprocket. Sa kanyang camshaft sprocket is meron kayong makitang dot. So, yung dot guys, ha, tinuro ko yan. Dot yan. Dapat dyan nakakoincide si babaw na bahagi na parang may guhit. O palatandaan na okay. Dyan nakatapat yung timing mark natin o dot ng ating camshaft sprocket. Dapat nag-coincide ang dalawang yan guys kasi pag once hindi nag-coincide ang timing mark ng ating camshaft sprocket at ang timing mark ng cylinder head, may tendency na hindi aanda ng ating motor at mahirapan kayong paanda rin siya. Magkaroon siya ng hard starting kasi nga yung timing niya is hindi nag-coincide. So maaring hindi magkaroon ng suction ng kanyang gasolina sa kanyang intake manifold at pwede itong ibubuga. Parang baliktad. Dapat is magbabacuum siya ng gasolina pero hindi. Ang resulta is ibubuga niya ang kanyang gasolina. Yun po ang pratandaan na hindi nakuha niyo ang timing ng kanyang camshaft sprocket. So since late ang ating camshaft sprocket, pwede natin siyang i-advance ng isang ngipin. Importante is nag-coincide ang timing na yan. Nakatap ang ating timing mark at the same time, nakatap ang ating camshaft sprocket. Kapag sumubra, gayahin na lang sa video guys, ganyan lang po ang pag late or advance para matapat natin yung camshaft sprocket natin. So, gamit lang kayo ng maliit na flat screw. So, kapag tumapat na yung timing guys, pwede nyo na itapat yung butas ng kanyang camshaft sprocket. Yung may mga thread. So yan, nag-coincide ang dalawa. The same time, yung timing mark is makikita natin yun, di ba? Yun lang po kadali kung paano natin i-access o ilagay o itapat ang ating camshaft sprocket sa ating timing mark. So, kapag nakatapat ng dalawang yan at okay na yung timing, pwede natin ilagay ang bolt ng kanyang camshaft sprocket, yung dalawang maliit na bolt. Okay. Kapag nalagay natin dalawang bolt, saka natin ilagay ang kanyang tensioner toser sa kanyang cylinder block. So, late na natin higpitan yan guys. Ilagay mo natin ang kanyang tensioner toser. Lagyan natin ng kaunting gasket oil. Ilagay natin dalawang bolt sa kanyang toser guys. Pagkatapos may higpitan natin ang dalawang bolt na yan. Saka natin i-release yung natutulak ng ating tensioner chain guide. So, ganun lang po ang paraan kung paano natin i-activate yung kanyang tensioner toser. Once na-release na natin ang kanyang toser, guys, i-check natin yung timing chain niya. Kung hindi ba maluwag. Pero sa sitwasyon ni Bossing, guys, medyo may problema na rin ang kanyang timing chain. Oh. Dala na rin is mga 14 years na rin ang servisyo ng kanyang timing chain. Kasi nga, 14 years na rin ang motor ni Bossing. So, na-release na natin ang kanyang tensioner toser guys. Pwede na natin retetining ang kanyang bolt sa kanyang camshaft sprocket. Dapat huwag natin kalimutan na i-retetining yan guys. Kasi may nangyari na ganyang senaryo. Nalimutan yung higpitan ang dalawang bolt ng kanyang camshaft sprocket. Ang resulta is lumundag ang kanyang camshaft sprocket guys. Kaya presence of mind talaga kapag nag-iikpit tayo ng bolt sa ating camshaft sprocket. So, ikot-ikotin natin ang kanyang crankshaft guys kung smooth ba siya at hindi ba medyo mahigpit na parang sumabit. So, ox naman siya guys, smooth naman pa ikotin ang kanyang crankshaft. So, next natin gawin is i-check natin ang valve clearance. Sa valve clearance naman, kapag wala siyang upplay, ibig sabihin, goods ang time pagka-higpit. So, ang gawin nyo is, i-retetining nyo lang siya guys. Ang importante is side play lang. So yan ang tinatawag nating peeling gauge. So kapag mga ganitong design na makina guys, di na natin kailangan pang gumamit ng peeler gauge. So ang peeler gauge ay gumagamit lang tayo sa mga sensitive na mga motor. Pero kapag mga 110, 125cc, 115cc, ay di na natin kailangan pang gumamit ng peeler gauge. So ganito mga diskarte is gagamit tayo ng peeling gauge. Yung mga diskarte ng mga naunang mga mekaniko. Sa peeling gauge lang guys, importante side play, walang up play. Kasi kapag mayroong up play, may tendency na magkaroon ng lagitik ang ating makina. Tunog lagitik. So kapag side play lang, ox na, retetining lang natin guys.
Ganyan lang po ang diskarte sa mga ganitong design na makina. At itinigil natin, since okay naman ang kanyang side play at wala naman siyang up play. So yun. So kapag okay na ang kanyang side play, guys, importante din na mayroong side play, guys, kasi pag walang side play, walang up play, may tendency nga sisingaw ang ating balbula. So ilagay na natin ang kanyang takip na bilog. May gasket na bago na yan. Nilagay natin. Saka natin ilagay yung center bolt niya. So ilagay natin ang kanyang center bolt. Ang paghigpit naman ng ganitong bolt, guys, sa mga ganitong klaseng bolt center is huwag mo nating higpitan ng maigi. Yung tamang-tama lang ang pwersa at alakas. Kasi kapag sobra natin ang paghigpit, maaring puputok ang thread sa gitna ng ating bilog na takip. So magkaroon siya ng pag-loose thread. Yung sapat lang. Next, takpan natin ang kanyang balbula. Papalitan natin na siya ng bagong o-ring, guys. Kasi yan, ang unang o-ring niya is manipis na. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng leaking sa kanyang sender head, guys. So kasali na rin ang kanyang exhaust na cap tapit cover. Palitan din natin ang bagong o-ring. Kasi dito mas malakas yung leaking ng kanyang takip. Kung meron kayong oras, pwede nyo lagyan ng liquid gasket, guys. Kahit bago yung o-ring nyo. Para double purpose talaga siya. At hindi sabasta-basta magkaroon ng leaking talaga. So, sa part na yan, hindi ko siya nilagyan ng liquid gasket, guys. O-ring na ang nilagay ko. Bagong o-ring lang pala. So since tapos na ating trabaho, guys, ito na ang itsura ng ating makina. Ang next ating gawin is i-assemble na natin ang kanyang clutch para matapos na ating trabaho at papaandar natin ang kanyang makina. Sa kanyang clutch, ang unahin nating ilagay, guys, ang kanyang return spring. Sa kanyang return spring is mayroon dalawang plastic, yung manipis at saka yung mataas na plastic. So ganito lang ang pag-assemble ng return spring ng kanyang kickstarter. Unahin natin ilagay ang kanyang spring. Tapos ilalim ng kanyang spring is meron siyang plit. Tapos yung pebra. So sa kanyang plit is meron yung spline. At dyan tatama sa tinuro ko, guys, ang kanyang stopper na yan. So i-twist nyo na konti yung kanyang axle. Tapos pag twist na kanyang axle, sabay ikutin ang kanyang return spring. Gamit ang long nose. So ang mangyari, yung plit na yun na silalim is tatapat sa stopper ng ating makina. So gamitin ang long noise, guys, at ikutin natin yan papunta sa ibabaw kung saan nakakaangkla ang kanyang return spring. So yan, dyan lang po natin siya ilagay, guys. Hawakan nyo lang yung spring sa ibabaw para hindi tutulak palabas o sisipa ang kanyang spring. So yan. So paano ba malalaman kung naging successful ang pagkabit ng return spring? Ikabit nyo ang kanyang kickstarter tapos i-try nyo i-kick. Kung mabalik siya, ibig sabihin goods ang pagkabit ng return spring. Wala na sa video, guys. Diba? Babalik na siya. Ibig sabihin goods ang pagkabit na natin ng return spring ng sa kanyang motor. So next ating gawin, guys, is ikabit na natin ang kanyang oil pump. Sa kanyang oil pump is meron siyang dowel sa ilalim, no? I-double check nyo kung kompleto ba yung dalawang dowel niya. Tapos tatlo ang kanyang bolt. So goods naman, guys, kompleto ang dalawang dowel na yan. So automatic kasalpak na yan sa kanyang kalalagyan. Ilagay natin ang kanyang tatlong bolt sa kanyang oil pump. Pagkatapos mahigpitan natin ang tatlong bolt na yan, guys, ilagay na natin ang kanyang center bushing. Lagyan natin ng kaunting oil ang kanyang oil pump, guys. Medyo maingay na rin yung mga ano natin, mga manoks. Kasi mga madaling araw na tayo nag-voice over. So pagkatapos, guys, ilagay na natin yung maliit na pin ng ating crankshaft, which is na-connect sa ating oil pump. Yung sprocket niya, guys. Ilagay mo natin yung kanyang maliit na pin. Ganyan po kalit ang pin, guys. Dapat hindi yan nawawala at nahuhulog. Yan po ang purpose ng basahan na yan na nilagay ko sa kanyang makina.
Kasi kapag nahulog po ang pin na yan, mamablima na naman tayo, guys. So, kailangan lagyan natin ang basahan. Tapos, gamit tayo ng cutter. Para malagyan natin sa butas na yan. Kasi maliit lang po ang butas na yan, guys. Ito yung medyo may kahirapan sa paglagay ng sprocket ng ating oil pump. Kailangan talaga ng mahabang pasensya kapag tayo ay naglalagay nito. Huwag nating madaliin. Yan guys, medyo pinahirapan tayo, no? Ang importante is, hindi natin mahulog at the same time, mailagay natin siya sa kanyang kalalagyan. So yan guys, pumasok na sa wakas. So next natin lagay yung kanyang sprocket. Kailangan pumasok din yung guide sa kanyang sprocket, guys. Yan, tinura ko na pin na yan. Yan ha, may butas yan sa gitna, kanyang sprocket. Dyan po natin ilagay ang kanyang guide. So yun, nakapasok na siya. At dapat, nakakoinside din ang ngipin ng ating oil pump sa kanyang sprocket, guys. Yun. Kasi yan po ang bumubuhay sa ating oil pump. Kapag hindi yan, nakakonect yung sprocket na yan, walang oil na papasok sa ating cylinder head, guys. Mumblima tayo kapag walang oil na maglulubricate sa ating mga cams at tracker arm. So ilagay na natin ang pin sa kanyang gear drum. Dalawang maliit na pin na yan, guys. Guide po yan ang ating star ng ating shifting. Tapos ang kanyang star o bituin. Yun. Nabang tawag din. Basta yun na yun. Tapos yung allen bolt sa gitna. So ilagay mo natin ang kanyang chin spindle axle, guys. Saka natin lagay yung kanyang allen na bolt. Nung tinanggal natin yan, medyo may kahigpitan, guys, no? Possible nagkaroon ng pagbingkong sa axle na yan. Kasi kapag hindi yan nabingkong, mabilis lang ang pagbunot natin yan. Smooth lang. Pero kapag nag-experience na ng pagbingkong o na-disgrasya o natumba at napiktan yung alignment ng ating axle, yan ang dahilan kung bakit hirap natin siyang palabasin. So, kailangan pa rin siya pupukin. So, yan, naikabit na natin kanyang pedal axle. Ilagay natin ang kanyang allen with washer. At siyempre, higpitan natin gamit ang ating allen wrench. So, maliit na lang kulang at matapos na ating trabaho, guys. So, next natin gawin, ikot-ikotin natin ang allen na yan, guys, kung papasok ba lahat ng shifting. Simula kwarta, tresera, segunda, primera, at saka neutral. So, okay naman siya, goods naman. Papasok naman lahat. Ito say, hindi nagkaroon ng problema ang kanyang transmission, guys. Ox na ox siya. At hindi napiktuhan. Ayos. So, next natin gawin is, ilagay natin ang kanyang oil strainer o filter. Huwag natin kalimutan ilagay yan, guys, kasi napaka-importante po na ilagay natin yan. Yan po ang maging salaan o strainer. Yung oil na papasok sa ating oil pump. Kapag tinanggal natin ng sabay ang kanyang clutch housing at saka primary clutch, dapat sabay din natin siyang ibalik, guys. May washer yan sa loob ng kanang clutch wheel. Dapat hindi yan nahulog. So, kailangan nakaipit yan, guys, sa gitna. Kapag nahulog yan, ang mangyayari, walang half clutch sa ating makina. So, ito naman dapat itatandaan, guys, at dapat ating i-check yung maliit na gear na yan. Dapat nakatulak yan sa ating clutch housing. Para magkaroon ng, o maiwasan natin magkaroon ng lagutok sa ating makina. Mamaya, pakita ko sa inyo, guys, kung anong posisyon yan kapag nakabit na natin ang dalawang yan. Yeah, ang gear na yan, nagsilbing tulak para maiwasan natin magkaroon ng malakas ang lagutok sa ating makina kapag ito ay naka-neutral. So, madali lang pang pagpasok ng dalawang yan, guys. Ikot-ikotin na natin sabay-sabay. Unti-unti na natin pag-ikot, automatic papasok ang dalawang yan. Ikot-ikotin na natin. Kasi may spline po sa ating transmission. Yun ang dahilan kung bakit hindi agad natin siya may pasok. Ikot-ikotin na natin yan.
automatic mahulog yan, yun, di ba? Hindi lang kadali, guys. So, paano ba malaman kung naging successful ang ating pagkabit ng clutch housing at saka primary clutch? Kapag nagkakaroon ng clockwise na position at nagbe-prewheel siya sa position na clockwise pala. So, kapag clockwise, guys, at ganyan ang nangyayari, umiikot siya, ibig sabihin, goods ang pagkabit natin ng primary clutch at saka clutch housing. So, yung gear na maliit na yan, nakita ko, tinuro ko, dapat nagka-coincide yan sa malaking gear ng ating clutch housing. So, hindi yan dapat nakatabing o hindi nakakonect. Kasi masisira po ang ating gear once na hindi nagkakonect ang dalawang yan. Yan ang importante at dapat itandaan kapag inassemble natin ang primary clutch at saka clutch housing. So, since goods naman siya at nagkaroon ng alignment, next natin gawin is ilagay na natin ang mga washer. Yung makapal na washer at saka manipis na washer sa ating clutch housing. Andito lang sa kanyang primary clutch, guys, isa lang ang washer. Nawala yung isang washer niya. Hindi ko alam kung nalimutan ba na ano ng mekaniko or siguro sadyang hindi na niya kabit na ano ng mekaniko. So, pwede na rin ang lock washer na yan. So, kamayin lang muna natin. Saka natin gagamitan ng air impact wrench. So yan, nagipitan na natin ang primary clutch. Tapos ilock natin ang kanyang washer. Yung may guide o lalagyan ng tools, guys. Yan natin ilagay yung clip niya at isa naman yung sa body niya. Parang na talaga kakalas o luluwag yung nut natin dyan sa kanyang primary clutch. So next, ang higpitan natin ang kanyang clutch housing na naman. Pelicans? Pelicans. Gamit ang ating casting wrench. Tapos ilagay na natin ang takip o centrifugal cover ng ating primary clutch. Napaka-importante po ng kanyang cover na yan, guys, kasi dyan po mag-standby yung mga dumi na galing sa kanyang makina. So yan po, malaking contribution po ang centrifugal cover na yan. Huwag nyo yung i-condemn, no? Dapat nakalagay pa rin yan sa ating primary clutch. Sa ating clutch shoe. So, pagkatapos maigpitan yan, guys, ilagay na natin next ang kanyang clutch bearing sa kanyang clutch plate lifter. So, yan. Tapos na natin siyang wire tightening. Para sure bolt talaga na hindi kakalas at tatlong bolt na yan. Ilagay na natin ang clutch bearing. Kanyang clutch arm. So yan. So hindi kayo malilito, guys, kung paano ilagay ang clutch arm. Kasi may guide po yan o palatandaan. Parang guhit. So, hindi kayo malilito yan, guys. Makuha yung tamang timing ng ating clutch. So, yan, tinuro ko. Ilalapit natin yung camera maya. Meron din yan dot yan sa arm na yan. So, yung guhit naman sa kanyang chin pedal. Dapat nag-coincide ang dalawang yan, guys. Para meron tayong half clutch. So, yan. Ilalapit natin yung camera mamaya para makita nyo kung saan ang timing mark ng ating clutch. Okay. So, hangin natin ng kaunti, guys, sa mga dumi-dumi para malinis ang ating trabaho. So, yan po ang timing mark na yan. Yan pong sinabi ko. Dalawang timing mark na yan. Dapat po nakatapat yan para mayroong half clutch ang ating motor. Asimbol natin lahat, guys, ang kanyang clutch. Ang next thing gawin is ilagay na natin ang kanyang clutch gasket. Yan. Next, ang kanyang cranky shell o crankies. Kunting kembot na lang at maririnig natin ang ating makina. So, yan. Wow! So, ilagay na natin ang lahat ng mga bolt na tinanggal natin, guys. Basta tandaan nyo lang, no, kapag
baguhan pa lang kayo at ngayon lang kayo nag-DIY, lalo na nagplano kayo mag-backlast ng makina, lagi kong nire-remind sa inyo guys, kung ano ang una nyong binaklas o tinanggal na pisa, yun din ang pinakalast nyong ikabit. Halimbawa, tinanggal nyo sa crankcase, last ang pinaka nyong tinanggal sa crankcase is bolt. Siyempre, ito yung bolt ang pinakalast na ikabit. Ganun lang talaga guys. Kapag, okay. Mga tips lang ba, advice, kung sakali nagplano kang magbaklas ng makina. So yan, ikabit na natin ang mga bolt, higpitan na natin. Kaya, bilisan na natin ng konti. So, ito na. Natapos na rin ating trabaho, guys. At nabuo na natin ang kanyang makina. So, ito nang itsura na ating binaklas guys. Na-symbol na natin. Yan, napakalinis na. Di nung katulad ng una. At shoutout muna kay Bossing. Boss, salamat sa tiwala. Since natapos na ating trabaho guys, ang next natin gawin ay syempre isalpak na natin ang kanyang makina sa kanyang motor. Okay. Para marinig na natin ang kanyang tunog ng kanyang makina. At ito ang connecting rod niya guys na pinalit natin. At ito naman ang kanyang cylinder block. So yan po ang ano cylinder block. So ayan guys, salpak na natin yan. A few minutes later. Naisalpak na natin ang kanyang makina at nalinis na rin natin ang kanyang carburetor at nalagay na rin natin ang kanyang engine oil. So ang next natin gawin is i-check natin ang kanyang compression. No? Ito yung pinaka-importante guys, kung naging okay ba natin pag-timing. Kasi kapag walang compression run, compression dyan, possible hindi tumama ang ating timing guys. So, pakikstart mo natin kay Bossing. So, good. So, okay ang ganyang compression. Ang next natin gawin is ikabit natin ang spark plug. So, malapit na tayo sa katotohanan guys. At mapaandar natin ang motor ni Bossing. Okay. So, wag mo natin ikabit ang kanyang air cleaner. Pandarin naman natin na carb lang muna. So, ikabit na natin ang kanyang spark plug cap. So, sira na po ang kanyang carburetor guys. Nag-stack up na po ang kanyang hangin. So, aux lang, importante is goods pa ang kanyang consumption. Kasi back to standard na kanyang motor. Isa na natin. Yun, shout out sa iyo Bossing at salamat sa tiwala. See you na guys. Umandar na ang kanyang motor. Napakaganda ng tunog. Balik lindog na ang kanyang makina. So goods na rin, nangaring puting usok na lumabas sa kanyang cylinder head. So yun guys, ang ganda ng tunog ng kanyang makina. So ito yung pinakipotante na kapag tayo nagtutop ang beer hole, i-check natin ang oil passage sa kanyang cylinder head. Kung meron bang papasok na oil sa kanyang cylinder head guys. Aux naman at may tumulo naman ng oil sa kanyang cylinder head. Natitinyo lang kanyang, natin ang kanyang nut. Yun ang pinaka-importante guys. Kapag walang oil na tumulo dyan sa oil passage na yan, possible, hindi nag-workout ang ating oil pump. At kailangan natin i-check o i-review natin ulit ang ating trabaho. Since okay naman may oil naman tumagas, goods na kanyang makina. Ikabitin natin ang kanyang tambucho para marinig na natin ang pinali na tunog ng kanyang makina. Kaya magic na natin. So yun, na-magic na natin ang kanyang mapler at pandarin natin ulit ang kanyang makina para sa pinali ng ating trabaho. Since na-symbol na natin lahat, ang dapat natin isimbol sa kanyang makina. So ito yung moment of truth. Marinig natin ang tunog ng kanyang makina. Iyon, no? Balik ang tunog. Nawala niyo pinilay. So, asama natin ang pagkakas kanyang lunar. Na kanyang makina. Although binalik na natin ang kanyang side bearing, ay importante yung connecting latches at aux na rin, walang usok na rin sa kanyang tambucho. Wow! Ayan, yung tunog na yan guys ay dahil sa kanyang air cleaner. Walang air cleaner kanyang carburetor. Tanti ang tunog na kanyang makina at wala lang puting usok na lumabas sa kanyang kanister. So yun lang guys na sa araw nito. Sana may natunan naman kayo at ibang ka lang naman sa binagi kong bilong ito. Ano sa larin kung bakit nagkaroon problema o nagbabawas ang oil ang kanyang makina.
Maraming salamat at syempre see you sa aking next video. Guys, God bless. Shout out sa na-positive na mechanical at sa ating customer. Ayos.